Umani nga ng samot saring reaksyon at komento sa mga netizens, ang naging patutsada ni Walden Bello kay presidential candidate na si Bongbong Marcos, na kung saan ay tila gusto niya din daw gayahin, ang pagsampal ni Will Smith kay Chris Rock. Matatanda ang sinampal ni Smith si Chris sa entablado, during Oscar Academy Awards night, matapos nitong gawing biro ang buhok ng kanyang asawa. Lumikha nga ng ingay sa buong mundo ang naturang pangyayari. Ngunit para kay vice presidential candidate na si Bello, ito ang gusto niyang gayahin, at gagawin niya raw ito kay BBM. Aniya, what Will Smith did to Chris Rock, I would be tempted to do to Marcos Jr. and his fat chick. Gayunpaman, hirit pa ni Bello, na mas maikli raw ang kanyang pasensya kay Smith, kaya't baka higit pa raw sa sampal ang magawa niya kapag nakalapit siya kay Marcos. Saad pa niya, the difference between Will and me, is I have greater self-control. Though I must confess, that I would not know, what I'd do if Marcos Jr. were truly within slapping distance. Subalit hindi nga lingid sa kaalaman ng marami, na kilala ang dating senador na hindi mahilig sa away, at hindi nga pumapatol sa anumang mga paninira at patutsyada sa kanya, kahit na minsan nga, ay nakakaranas pa ito ng pambabastos sa kanyang mismong pangangampanya. At narito ang kanyang naging pahayag, na hindi nagbabago hanggang sa ngayon. Ang aking pulisiya, hindi na bale ang politika, basta't Pilipino ka, kakampi kita. Kahit ayaw mo sa akin, I love you pa rin. Ito nga marahil ang isa sa dahilan, kung bakit maraming humahanga sa kabaitan at kababa ang loob ni BBM, kaya marami pa rin naniniwala sa kanya, at sumusuporta sa kanyang kandidatura. Kasunod nga dito, ay narito naman ang maraming reaksyon at komento ng mga netizens hinggil sa pahayag ni Bello. Matanda na po kayo, matuto kayong magpakatao, nang umani kayo ng respeto ng kapwa niyo Pilipino. Hangad ng taong sinisira niyo, ay magkasundo ang mga Pilipino ng matahimik ang Pilipinas. Di katulad ng Pinklawan, na gusto maglaban-laban. Doon kayo sa ibang planeta manirahan, kayo-kayong Pinklawan magsiraan. Dapat sports lang tayo po lolo. Matalo ka man at manalo, dapat may respeto pa rin kayo. Huwag ganon, maraming bata ang makakabasa niyan. Iyan ba ang leader? Dapat educate nyo ang mga bata, imbes na kayo po educate nila. Tama ang ginawa ni BBM, kahit anong paninira sa kanya, hindi niya pinatulan kasi mabait siya. Sabi nga ni Jesus, kapag binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Good job po and God bless. Ipagpatuloy nyo lang po, at lalo kayong pagpalain. Wala namang ginagawa sa inyo yung tao, ba't galit na galit kayo manong? Abay nalalapit ka na nga, ganyan ka pa magsalita, palibas sa mga utak aktivista kayo. Ayoko magsalita ng masama kay Walden Bello, pero matanda na ito, kulang pa rin sa pansin. Hindi yata maayos ang buhay nito ng kabataan niya. Huwag po kayo masyado maging emosyonal, mahirap na, sobra na kayong matanda, baka pagtulog nyo, ay di na kayo magising, yan pa yung ginagawa nyo. Good deeds na lang po tayo, at ipasa Diyos mo na ang iyong puso. Ayon nga sa maraming netizens, lumaban lang daw ng parehas, dahil pare-pareho naman silang gustong maglingkod sa bayan, nagkataon nga lang na mas maraming Pilipino ang naniniwala kay Marcos. Hindi nga raw nila maintindihan, kung saan nang gagaling ang galit nito kay BBM, at gusto niyang saktan. Dapat nga raw maging mabuting halimbawa na lang ito sa kapwa, at tanggalin ang puot sa kanyang puso. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.